And start. So, no display. Sabi ng may-ari. So, buksan na natin. Hindi na natin siya testing. Matik, walang display. Natry niya na daw ito sa ibang computer. Okay, lumabat. Wala naman tayo. Sa pagtanggal na. So, charge muna natin. Okay, bagong lagay pa ng thermal paste. Malapot pa. Tanggalin natin yan. Madami nilagay. Makapit. Makapit yung thermal paste na ginamit. Magandang klase. Original siguro. Tanggalin ko lang yan. Tanggalin na natin to, mainitan to. Hindi matanggal. Nanti kami shorted. Okay. So, ground. Okay, basher saan tayo? 3 volts 5 hindi siya shorted. Pwede nyo i-check sa coil na lang, sa mga coil. Makikita nyo naman niya kung shorted yung mga coil. SMD coil. Yan, bali na display to guys. So, ito ay sa tingin ko sa memory to. So, check natin yung capacity sa memory kung shorted. So, 24 by 24. So, shorted siya guys. Nagbabuzzer sound siya. Medyo mataas. Ano siya eh? 6.8. Kabilaan, 25. So, tingin ko shorted siya. Dito, try natin dito. So, ito yun eh. Itong dulo na ito siguro. Ito, sa, minsan kasi itong dulo na to. Paano yan? 1.5. Ito kasi 1.8. So, ito 1.5. Yung output. Kasi ito, pag ito ay 12 volts, ito 1.0.
supply para dito. Okay. So, tingnan natin to yung mga input, output. So, hindi naman siya shorted. Dito siya madumi yung kabila, malinis. So, mayroon dito. So, nandun na nga yung 3 volts niya sa kabila. Ayan, tinestingin natin kanina. So, may mga ano rin siya dito. Parang nilinis na siya eh. Malinis siya. Oh. So, gamitan natin ng microscope. Ito yung isa pala. Sa output, input. Hindi naman siya shorted. Okay, wala tayong nakitang shorted. Inspection natin muna. Tapos na saka natin siya i-test yung test natin ang kanyang output sa voltage output. Dumi. So, sobrang dumi na ito. Yung dito yung madami. Ibig sabihin yung sa likod nilinis. So, nilinis siya ng customer. Corroded siya. May more section. Ito pa. May lambas na dito. Yan. Ayan guys. So, anong nangyari dito? Naunahan na tayo ng customer. Nilinis na ng customer yung likod. Nalinis na po yung likod. Itong dito nilinis na yung customer, panigurado. Hindi ito magiging madum. Kasi kung dito nilinis, madumi dapat ito eh. Kasi ang dumi lang nasa ano. Bisa yung ginalaw niya yung likod. So wala tayong magagawa. Okay. To clean up muna. Kailangan matanggal. Madumi siya. Yun yung nagkukos ng static. Linisin ko muna siya. So linisin ko lang siya guys. Basic lang naman yung paglilinis. Kaya din natin pagkwento sa video. Skip na natin. So, ayan. Tuyo na siya. Nalinis yun na siya. So, next phase tayo. Testingin natin siya. Wala naman ako nakitang shorted. Clear lang natin kaunti. Okay.
Gawin lang natin yung mga butas-butas. Butas ng memory. Memory tape. Kasi may butas po yung kabilaan. Tapos yung kabila yung butas. Kailangan din natin siyang tayuin. I-double-join nyo natin. Okay, butas din natin. Hold-down nga natin kaunti. Chirping tayo. Okay. Test point natin itong mga to, tapos memory. So nag-corrode itong memory natin, mga capacitor, tapos dito put. Try natin power on to. Wala pala tayo. Power on. So output 12 volts. 12 volts daw. So wala tayong GPU. GPU output 12 volts. 1.8. Ito pala ang memory supply nya. Pinanggalingan. So ito ay 1 volt. So wala. Wala tayong supply. 3 volts meron naman. So ito. So wala tayong 1.5. So wala tayong 1.5 na supply. Wala. Kasi shortage siya eh. Okay. So wala. Ito ay 12 volts input. So, hindi natin alam kung ito ay 1 volt. Pero i-jika natin yun ng 1 volt. So, dito mayroon tayong 1.8. Dito ay 12 volts. So, 12 volts ito, ito 1.8. So, ang ating 1 volts, either 1 volts or 1.5 volts para sa memory. Or 1 volts para sa GPU chip. Okay. Check tayo kung may shortage sa gate ng ating. So, hindi siya umiinit guys. May 3 volts naman tayong pumapasok. So, 12 volts. Wala tayong 1.5. Meron yan dito dapat 1.5 eh. Likod ng memory. So, wala tayo pumapasok. Based dun sa tester natin kanina. So, may ano tayo, buzzer sound. So, may shorted tayo. Wala naman tayo missing parts. So, tanya natin yung mga 1.5, 3.8. So, available naman siya. Ito. Meron pa pala dito isang maliit na coil. Ito. So, hindi ko siya nakita. Ito ang wala. So, may coil pa palang malinggit. Kulay black. Hindi ko napansin. Either 1 volts or 1 volts or 1.5 or 1 volts or 1.5. Subukan natin dyan mag-eject mamaya. So,
So meron tayong 5 volts, 3.7, available naman siya. Wala tayong out ng, wala tayong GPU volts, saka DRAM volts, RAM volts, DDR volts, ito DDR tawag eh, DDR volts, sa ibang video card kasi meron eh. Subukan natin tayo mag-eject. Patayin muna natin. Okay, eject tayo dyan. Eject tayo ng 1 volts. Subukan natin mag-eject. Check tayo. Ito, check tayo dito na. Hanapin natin yung 1.5 volts. So wala kumakain na voltage. So ito isa, check natin dito. So wala ding voltage. Nagkaroon siya na. So, itong ano natin, natusok natin. Nagkaroon siya na ano eh. 0.9. Pero hindi siya kumakain. Hindi tayo nakakaroon ng voltage para sa memory. Pasok sa atin, walang pasok ang voltage. Wala, hindi ka makakain ng ating ampere. At mapulbulin tayo sa ejection natin. So, wala pa rin siya. Ayan, let's continue tayo. Yung pesa dumating na sa atin. So, nag-order ako ng PWM nya. Saka itong memory back converter. Kasi yung missing yung ating supply ng memory. Saka yung ating 1.8 volts.
So, naikabit ko na siya, guys. Medyo nasunog lang yung dulo. Medyo umitim lang. But, so, ina natin ito. Pinalit natin. So, testing lang natin siya kung okay na siya. Ayan. So, so in-order pa natin yung memory back converter at saka yung PW yun. Kasi wala ko yung stocks. Testingin natin kung mayroon na siyang voltage. Okay. Sana okay na. Gumana na. So, nakabit ko na siya, guys. Ito na pinakita yung pagkakabit ng ating PWM at saka memory back converter. So, natuyo ko na rin siya. Malinis ko na yan. Testing natin. Power on. Sumilaw. Check natin kung mayroon na supply. May patay. O, wala. So, hindi pala nakakabit ang ating try muna natin. Missing pa lang ating connector. Okay, power on natin. Power on. Milaw na. Check natin kung mayroon ng supply. Ayun, available na siya. Ito. Okay, 11 volts. 1.8 memory, 1.3. So, okay na siya. Supply na. Testing natin kung may display. Uminit na siya. So, check natin siya kung may display na. So, gamit na lang tayo ng connector. Connector natin. So, yan. So, ito lang yung naging sira niya. Kaya nabising yung ating 1 point volts. Wala yung supply natin. Dahil yun. Walang PWM at saka sa PWM sa ano siya eh. Supply sa 1 point volts supply. So, yun yung ating wala. Missing. So, try natin saksak to. Try natin magkaka-display. Injection na natin yan ay wala talaga. So, yun talaga. Kaya, pinalitan na natin ang memory back converter at saka PWM. Power on natin. Ayan, ito na siya. Check natin magde-display. Ayan, meron siya. Patayin na natin. So, lagyan natin ng ano, lagyan na natin ng heatsink. So, nagkaroon siya ng ano eh. Nagkumurap yung ating display. Bilis uminit yung mga ganito eh. Ayusin lang natin yung kanyang thermal paste. Yung heatsink natin. Tapos i-stress natin siya. Stress test. Tornilyo ko lang siya, guys. So yun, tornilyo na natin. So clean lang natin to. Kasi mga plugs kasi kumalat dito. So, para iwas. Para hindi umusok. Saka lang natin dito. For testing. Okay. May tayo. Power on natin. Power on. Yan, namikot. Natin kung mag-display.
Ayan, may display. So, lagyan lang natin ng hard disk. Salang ko lang yung hard disk. Ayan, nakabit na yung hard disk. Pakura natin. Tapos, stress test natin siya. Stress test. Ayan, Asus. So, marami pa tayong repair na video card ngayon. Ayan, nagbubot lang siya guys, yung speed for wire. Okay naman yung pan niya, matinig. So, mainit ba? Hindi naman masyado. Ayan, nagbukas na siya. Check natin kung detected yung driver. May mga existing driver na dito eh. Sana detected na siya. Ayan. Ayan, detected na siya. 2 gig. Ayan siya guys. 2 gig. O yan. Gumagana naman lahat niya. Ito, power consumption. Hindi nag-works. Na dapat mag-works to. Magkaroon dapat yan. Naka-idle siya oh. So, try natin mag-run tayo ng stress test. Ants lang. Idle pa rin yung power consumption niya. Try natin kung tatagal. Try natin kung hindi siya mamamatay siya guys. Antayin lang natin to. Medyo matagal yan. Stress test natin. Pusin natin hanggang dito. Ito nga na to. Mamamatay siya. Kung nag-okay na yan. Okay na. So, walang problema doon sa power consumption kung hindi naman siya mamamatay. Sa sensor kasi yun. So, wala akong schematic nitong ganitong sutak na video card. So, hindi ko alam kung malocate yung kanyang power consumption kung saan siya nakalagay. Wala akong schematic eh. At least nag-work yung ibang ano niya. Yung ating GPU. Sa sensor lang naman yung power consumption na yun eh. Yan. Pusin ko lang siya guys. Medyo matagal yan. So ayan. Ano na siya. Tapos na yung ating ano. Hanggang ganyan. Hindi naman siya namamatay. So, yung ating temperature. 65 lang inabot. Kaya stress test tayo. So, ayan. So, memory use lang is 299% GPU load. So, 100% na. Pan speed natin, 60% lang siya. Ayan. Okay na siya. Working fine. Okay. Magana na yung ating nirepair. Ayan. So, hanggang dito na natin pagre-repair. So, okay na siya. Working fine na siya. 100%. Gumagana na. Okay, hanggang dito na lang natin pagre-repair. Thank you for watching. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe, like, and comment natin. Okay? Hanggang sa muli. See you in the next video. Bye-bye.